kontrobersya o katibulian. Lahat isisiwalat, walang labis, walang kulang. Narito na ang inyong patrol ng Pilipino, Henry Omaga Diaz. Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report! Henry Omaga Diaz, Omaga Diaz Reports. Isang milyong pabahay kada taon. Ay, sarap pakinggan, ano? Matutupad kaya ito? Matutupad na kaya ang pangarap ng andami-dami nating mga kababayan na magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling espasyo matapos ang napakahabang panahon ng pangarap at paghihintay. Ayon po sa datos, mahigit na 6 na milyong pabahay ang kailangan para mapunan yung pangangailangan ng marami nating mga kapamilya. Ang tanong, may isa sa katuparan ba ito at anong dapat gawin? Halimbawa, para manatili ang pangarap ng isang walang bahay sa napakahabang panahon. Maganda umaga po, Henry Omaga Diaz, para sa Omaga Diaz Report. Pag-usapan po natin ng pabahay. Ito ang pinakamagandang pamasko na maibibigay siguro ng kasalukuyang pamalaan. Ano po? Yung panataliin, at least bigyan ng linaw o kaya sindihan yung ilaw ng pangarap ng marami nating mga kababayan para ho magkaroon ng kahit munting bahay, hindi naman kailangan malaki, no? Basta masasabi mo na sa iyo ang bahay at sa iyo yung ikaw ay ang may pag-aari na matagal mo nang minimithi sa napakahabang panahon. Bago po natin pag-usapan yan, ilang report muna mula sa ating mga kasamahan sa labas. Kayo po ba'y nakapagsimbang gabi na? Diyan po daw sa Manila Cathedral na puno sa ikalawang araw na dalawang araw na pala ng simbang gabi mula sa ating kasamang Karen de Guzman. Karen, good morning. Good morning, Henry. Kapansin-pansin na mas marami ang mga dumalo ngayon sa simbang gabi dito sa Manila Cathedral kumpara noong nakaraang taon dahil na rin sa mas maluwag na COVID-19 restrictions. Napuno ang loob ng katedral at maging sa labas, marami rin ang dumalo ng misa. At dahil sa inaasahang pagdagsa ng tao, ipinapatupad pa rin ang pagsusuot ng face mask sa mga nagsisimba. Isa sa mga dumalo ng Misa de Gallo ang dialysis patient na si Nanay Marisa Reseo na panata na ang pagsisimbang gabi. Aniya, hindi kumpleto ang kanyang Pasko kapag hindi rin niya nakukumpleto ang 9 na araw na misa. 2 beses na siyang inatake sa puso magbuhat nitong pandemya at naniniwala siya na nalagpasan niya ang kanyang karamdaman dahil na rin sa kanyang pananampalataya. Kaya sa kabila ng kanyang kondisyon o kalagayan, masigasig pa rin siyang dumadalo ng Misa de Gallo, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa panalangin niya sa ating bayan. Patuloy naman ito, Henry, sa naging mensahe ni Father Cali Llamado sa kanyang homily kanina na kapag titignan natin ng mas malawak ang kwento ni Jesus, mas makikita rin natin ng malinaw ang biyaya ng Diyos. Pagkatapos naman ng Misa, Henry, ay dumiretso ang ilan sa pamilihan dito ng Puto Bongbong at Bibingka para mag-almusal. Kaya lang sila ay inabutan ng ulan pero itinuturing nila ito na biyaya o blessing ng mga dumalo sa ikalawa sa 9 na simbang gabi. Henry? Maraming salamat, Karen de Guzman, mula po sa Manila Cathedral. Samantala, doon po naman sa Bulacan, dinagsa rin yung ikalawang araw ng simbang gabi.
mula kay Champ Deludas. Champ, good morning. Champ? Ayun. Okay. Mamaya balikan natin si Champ. Diyan po. Actually, meron rin plebisito na nakatakdang isagawa ngayong araw diyan sa Baliwa. Ganun po. Tingnan niya, abangan din natin niya kung ano yung mga pangyayari niya sa plebisito na yan. Okay. Mamaya po, balikan natin yung tungkol sa pagdagsa ng actually hindi lamang sa Bulacan, hindi lamang diyan sa Manila, no? Talagang maraming simbahan po dinagsa nitong madaling araw dahil nga po sa Simbang Gabi na tinatawag isa sa bahagi, isang bahagi ng ating kultura bilang Katoliko dito sa ating bansa, yung puto bongbong, sabi nga kanina, no? ni Kari, talaga hindi nawawala yan sa tabi ng simbahan tuwing Simbang Gabi o Simbang Madaling Araw. Okay, balikan natin si Champ, Champ De Lunas. Champ, good morning. Henry, punong-puno ng tao ang ikalawang Simbang Gabi dito sa parokya ni San Agustin sa Baliwag, Bulacan. Pagsapit ng alas 4:30 ng madaling araw, wala nang maupuan sa loob ng simbahan sa mga nagnais makinig ng misa. Parang sold out event ang selebrasyon ng misa dahil standing room only ang simbahan na umabot hanggang labas. Wala nang social distancing, ngunit marami pa rin nakasuot ng face mask. Naging laman ng homily ng kura paroko ang paalala na ang Panginoong Hesukristo ay naging tao gaya natin. Kaya naman alam ni Jesus ang hirap na pinagdaraanan at nararamdaman ng mga tao. Kung kaya't hindi dapat mangamba ang sanlibutan dahil kung may pinagdadaanan tayo, tiyak na mayroong gagawin ng Diyos. Pagkatapos ng misa, ilang hakbang lang ang People's Park kung saan binibenta ang masasarap na kakanin gaya ng puto bongbong at bibingka na ayon sa isang nagtitinda ay mahigit ng 20 dekadang tradisyon dito sa bayan ng Baliwag. Espesyal ang araw na ito para sa mga taga rito dahil ngayong alas 7 din magsisimula ang plebisito para sa pagiging siyudad ng Baliwag na magtatapos ng alas 3 ng hapon. May nakita tayong mga kabataan na nagsimba muna bago dumiretso sa plebisito, dala nila ang placard na nagpapakita ng pagsuporta nila sa pagiging siyudad ng Baliwag. Umuulan dito kanina pero sumilip na ang araw. Merong ding presko ng Comelec mamaya para sa dinadaos na plebisito dito. Henry? Oh, Champ, tungkol saan yung plebisito? Tungkol sa pagiging siyudad ng Baliwag. Kasi sa ngayon, Henry, munisipalidad pa lang ang Baliwag. Okay, marami naman ang marami ba pumapabor na maging siyudad ang Baliwag? Kanina nakapanayam ko ang ilang kabataan, hati ang kanilang pulso dahil ang iba sinasabi magbibigay ito ng maraming oportunidad dahil mas madami daw ang pera. Ngunit may ilan na ayaw maggawing syudad dito dahil tataas daw ang buwis na kanilang babayaran, Henry. Okay, maraming salamat, Champ De Lunas, mula po sa Bulacan. Umaga Diaz Reports. Alam niyo po ba na malaki yung backlog na tinatawag, ano po, kung ang pag-uusapan ay ang programa ng pamahalaan para sa pabahay. Yung backlog na yan, nako, resulta ito ng hindi naman natin masasabing kapabayaan, no? Pero napakaraming factors kasi hindi natupad. Sabihin na lang natin, ano po, hindi natupad tamang bilang ng mga pabahay noong mga nakaraang administrasyon. Marami pa pong mga Pilipino ang nangangarap pa rin na magkaroon ng sariling bahay. Ano po? Lahat tayo, yan ang basic na pangangailangan, yung pabahay, yung shelter ba, yung bubong na yung masisilungan. Pero iba yung sayo, ha? Iba yung resulta ng iyong pinaghirapan, ng iyong pawis, ano po, ng dugo, ha? At dito sa munting
sinisulungan mo, dito mo papalakihin ang iyong pamilya. Pero para sa napakaraming Pilipino, ang tanong, kailan kaya ito matutupad? Kaya po minarapat natin na makausap, ano po, maya-maya siguro, hindi pa ata ready. Ang mismong Secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development, walang iba kundi si Secretary Jose Rizalino Acusar. Maya po, makakausap natin yung tungkol sa mga sa pabahay. Kasi maraming tanong. Halimbawa, kung ako, nangangarap akong magkaroon ng sarili kong bahay, anong gagawin ko? Unang-una. Ngayon pa lang ba, kinakailangan ko na mag-apply? At magkano ba bayaran ko? Kaya ko ba? Kaya ba ng bulsa ko? Gaano katagal ang aking hihintayin? Sino nga kausapin ko? Sino ang pupuntahan ko? Kasi yung mga ganyan, talagang medyo magmamadali tayo. Paano ba ito? Baka maunahan pa. Baka maunahan pa tayo ng iba. No? Kaya napakarami pong mga katanungan tungkol dito. Kaya naman po, at maraming salamat at pinagbigyan po tayo ni Secretary Jose Rizalino Acusar ng Department of Human Settlements and Urban Development. Magandang umaga po, Secretary Acusar, at maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad po dito sa Umaga Diaz Report. Opo. Opo, naku, congratulations, Secretary. Kayo po ang pinakamabilis actually, no, na na-confirm in both houses sa inyong position. Wala pang isang oras, na-confirm na kayo. Siniswerte lang po, kalaking tiwala sa inyo ng ating mga senador at mga congressman. Okay, unang-una po, Secretary, 6.5 million ang backlog sa housing. That's basically mahigit na 1 million isang taon para mapunan yung pangangailangan at pangarap po ng marami sa ating mga kababayan para magkaroon ng sariling bahay. Paano po ito gagawin? Ito po ano po eh, programa eh. Niligyan po natin ng programa. Yung programa ito kakaiba po ng mga nakaraang administrasyon na medyo inibaho namin yung programa. Medyo massive tong programa na ito na ang gamit ay private sector money. Kasi po yung kung gagamitin po natin yung manggagaling po sa budget, hindi po kakayanin kasi po yung budget limited lang po. Yung traditional po, yung po lagi natin ginagamit yung budget sa national budget. Pag national budget po ang gagamitin natin, konti na po magagawa. Kamukha lang nangyayari po sa mga past administration. Kaya po yung ginawa po natin, humanap tayo ng ibang paraan para makahanap po tayo ng pondo para sa pabahay. Una po, Secretary, mga magkano ang kakailanganin? Sabihin na natin, taon-taon, hindi naman kagad dyan matatayo lahat ng sa isang gawa lamang. Pero halimbawa sa isang taon, magkano ang maipupundar na budget para makapagtayo ng 1 milyong bahay? At paano ang mechanics nito? Secretary, ano ang actual na participation ng private sector? Ito po, ano? Ang gobyerno po maglalaan ng para sa 1 milyon, mga 36 billion pesos para sa 1 milyong bahay kada taon. Kasi po yung 36 million, yun po ang gagamitin ko interest subsidy. Yung 36 million po,
36 billion, sorry. 36 billion. Yun po ang susundo ng 1.2 trillion na pera sa private sector. Yun po eh, yung tinatawag natin capital market o sa mga banko. Yung interest subsidy po yun po ang ililigay po sa mga buyers or beneficiaries para makabahay, makabili po sila ng bahay. Pagkabili nga po interest subsidy, magiging affordable na po yan sa mga beneficiaries po, lalo po sa mga informal settler natin. No? Yung pong subsidy na yan, taong-taong po, hihingin po natin sa social budget. Yung po naman, pag yun po ay ginamit natin, yung traditional po, yung 36 billion po ay gagamitin natin sa traditional pong ginagawa ng mga nakarang administration. Ang magagawa lang po ng mga 36,000 units. Pero sa bago pong pamamaraan natin, yung 36 billion po, ang susundo po na yan, makakagawa po ng 1 million houses po yan. Through interest subsidy, gamit po yung private money. Ooh, yung beneficiaries naman po, ang tinapo natin dyan yung mga minimum wage. Kaya po, lahat po na nasa IISF, halos lahat po yung magkakabahay. Kasi po, pinakamababa na po ang ginawa natin mga sample para sa monthly amortization. Kasi po yung problema po ng pabahay, yung mga tao may pera na may mga minimum wage, yung manggagawa po, may konting pera, walang mabiling bahay. Ngayon po, yung utos po ng presidente sa akin, at ang biling niya yung utos po lagi sa akin, ito yung nakikita po kami, bigyan ng disente at murang bahay ang mga kababayan natin. Kaya po si, nung presenta ko po sa Malacanang, sa cabinet po yung aming programa, agad-agad po nga in-approve po ni presidente ang aming programa. Okay. Ito yung mga manggagawa ang unang magiging benepisaryo, mainly sila magiging benepisaryo ng programang pabahay na ito. Itong tanong ng marami siguro, Secretary, no? Halimbawa, ako isang manggagawa, minimum wage earner. Ngayon pa lang, ano ang dapat ko nang gawin? Pwede na bang mag-apply o kanino ako pupunta para makapila na? Ika nga. Opo. Sa local government po, mayor, sa mga local government po kayo pumunta. Kasi po, ang program po ito kasama ang local government. Kasi ang beneficiaries po, ang mamimili po, local government. Kasi pumura pa bahay ito. Kaya pipila po tayo at papareso po tayo sa local government. Sila po ang mamumulo sa pagpili dito sa pabahay. So yung mga lupa na kung saan itatayo po yung mga pabahay, ano po, ang local government po ba ang magpo-provide nun o kailangan bilhin pa, halimbawa, ng gobyerno o ng private sector? Halo-halo po. Merong government land, merong private land, or local government and private land. Pwede po lahat yun. Pagka si government land, halos mura po yan. Karamihan po natin gagawin, yung mga, kung nasa na po yung mga ISF, una-una po, kung iyan po ay private land, pamimigay na rin po ng presidente yan sa mga taga-roon. At dada yung high-rise. Kung saan po sila nakatira ngayon, yun doon po natin na sila ilalagay na rin. Hindi po natin sila aalisin. Okay. Ngayon lang, temporary lang po, lilipat lang po natin sila ng hanap natin sa staging area to give way for construction. Ganun po yung mangyayari. Tapos, wala po tayong, baka bira-bira po yung off-city. Ang bilin po na sa atin ng presidente, kabiling-bili niya, kung mabigyan ng trabaho at malapit sa trabaho, malapit sa eskwelahan, malapit sa hospital, malapit sa mga sites and services.
Kasi nga, pagka malayo, ang mahal ng cost of living. Uh-oh. Mahirap na, ang layo pa, di lalo naghihirap yung mga mamaya. Iyon po yung sinasabi lagi sa akin ng Presidente. Oh yes. Dahil, hindi ba, Secretary, yun ang basic na sabihin natin na hindi pagkakatugma o pagkakamali na rin ng nung nakaraang mga projects, ano, nilalagay nila sa napakalayong lugar, walang access sa trabaho, kulang sa tubig, ang dami-daming balakid para makapaghanap buhay. Pero ito, magandang punto ito, Secretary, dahil ngayon ko lang nadinig ito. Hindi sila actually aalisin, halimbawa yung mga informal settlers, hindi sila aalisin doon sa lugar na nakatira sila. Sa halip medyo temporarily, ililipat lamang sila habang ginagawa yung ano ba ito, high rise? Doon, high rise po, opo. Medium sa rise. Sa kanilang lugar. At ibabalik rin sila doon. Para may tayo po yung building. Aha, doon, pagkataas pumataas ng building, doon din uli sila lilipat. Ah, okay. Ito po yung mga nasa urban areas, nasa sa mga opo. Sa mga syudad. Urban area. So po. Malamang building ang gagawin, mga ilang palapag po? Meron na bang opo, mga 25 mga story. Meron na po, mga 20 to 20, mga 25 story po. 20 to 25 story. Aha, aha. At bawat unit po parang kondo, no? Unit po ilang, mga basically ilang square meters? Meron po tayong 24, saka meron tayong 27, at meron din tayong 30. At kung sakali, magkano ang babayaran dito ng isang manggagawa? Hindi naman, siyempre, hindi naman pwedeng libre, no? Mga magkano ang average na nakikita niyong maaring... Mga 3,500 po. Pagkakaya city po. Ng isang manggagawa para mapasa kanya yung unit. Mga pagkain city po, mga 3,500. Uy, kaya na yan. Kaya na yan. Opo. Oh. Lahat po yan. Lahat po yung mga... Okay. Lahat po ng so waiter. Identified na po ba yung mga lugar? O may initial na lugar na identified na well, basically, halimbawa, yung mga local government, pumayag na na tutulong sila at may tatayo doon. Well, pwede nang maumpisahan siguro yung housing project. Meron na po. Meron na kami mga groundbreaking. Kamukha po sa Marikina, nag-groundbreaking na po kami dyan. Nag-groundbreaking na po si Pangulong Marcos po. Nung nakaraang pong buwan, ano? At sa meron namin kami sa ibang lugar, ano, kamukha ng meron na kay Bacolod, Iloilo, mga groundbreaking na po yung mga lugar na po. Sa Batangas, nagkaroon na rin po. Ngayon po, ang Quezon City, nagkaroon na rin po. Yung mga Caloocan po, pasunod na po. Yung Malabon, Labotas, pasunod na rin po sila. May mga nakaayos na po mga lugar sila na para mag-groundbreaking na rin at mag-umpisa na rin po. So, dami na pala, no? Silently, medyo nakagawa na kayo ng inyong base, ng inyong base, ano? Sa inyong mga proyekto. So, are you, gaya rin halimbawa ng mga tanong ng mga nasa Kongreso, are you confident na masusundan nyo, matutupad nyo yung at least 1 million na housing na kailangan para mapunan yung backlog sa pabahay? Magandang tanong yan, Henry, ano? Ito po yung napakahirap po at napakalaki po ng pinag-usap po natin ni Pangulong Marcos po ito, itong pabahay po ito. No? Napakalaki po ng ambisyon. Ambisyon po ito, pero ito, itututuhanin po natin. May kahirapan kasi marami, 1 million bahong bahay sa taon.
kailangan mag-double time at magsama-sama tayong lahat at magtulungan para magawa natin yung 1,000,000 bahay. Kaya hindi ko magagawa po mag-isa to, hindi magagawa ko ang desyon. Yung mga kababayan natin, kamukha po ng mga bangko, kamukha po ng mga local government po, yung mga mayors, governor, at mga congressman, parang tutulong-tulong po kami lahat, kasama po yung mga contractors, developers, lahat po kami. Pag nakaisa-isa po kami, nakatulong-tulong po dyan, makakayanan po yan. Oo. Napakahalaga po kasi dito eh. At least, ngayon medyo nabubuhay yung pangarap ng marami nating mga kababayan na meron pa pag-asa. Oops. Medyo, at saka marami-rami ha, 1,000,000 ang target at least, target ng pamahalaan sa 1,000,000 a year. Ano po ba? Tama po ba ako? Opo, 1,000,000 sa taon po yung usapan po namin ni ating Pangulo para po matapos po yung kakulangan sa pabahay. Kasi po pag hindi natin minadali po to, madadagdag po na madadagan to. Pagdating sa 2028, ay 10.8 billion na po ang backlog. Naku. Kaya sabi po ng Pangulo, Jerry, Secretary Jerry, sipagan mo ang galaw dyan kasi kakapusin tayo ng panahon. Kaya po si Presidente, every 2 days nagre-report po kami sa PMS kung ano po ang aming ginagawa sa mga aming departamento. Kaya po yung aking mga tauhan at aking mga kasama at ang mga agency ko kamukha ng NHA, SHOPSI, Pag-ibig at National Home Mortgage at aking mga director po all over the Philippines. Kami po ay nakamonitor pang sa mga kailangang production. Kung hindi po namin i-monitor araw-araw po yan, eh kakapusin kami sa panahon. Talaga pala, tutok mismo si Presidente. Every 2 days, nagre-report kayo sa usog ng inyong project. Opo. Kailangan mag-report kami every 2 days sa PMS. So, okay. Secretary, sandali lang po, ano, dahil kailangan tayong magpaalala ng kaunti. Mag-break lang muna. Ilang minuto lamang po ito at babalikan po kita. At alam nyo, gusto ko pag-usapan yung para dun po sa mga hindi nakakaalam. Ano po? Ito si Secretary Jerry Acusar. Secretary Jose Rizalino Acusar. Talagang nanggaling ito sa hirap. Ang ganda ng istorya niya kung papaano niya natupad yung kanyang mga pangarap. At ngayon nga, isa na siyang ganap na kalihim at miyembro ng gabinete ng Pangulong Marcos. Sandali lang po, Secretary. Magbabalik po ang Umaga Diaz Report. Ilang sandali lamang po. Umaga Diaz Report. Umaga Diaz. Umaga Diaz Report. Nag-uusapan pa rin po natin ang napakalagang issue ng pabahay para po sa marami nating mga kababayan para sa sa katuparan ng napakaraming mga pangarap. Ano po? At kung kayo po ay may mga katanungan tungkol po sa pabahay na pinag-uusapan po namin ni Secretary Acusar, mag-text lamang po kayo. Saan ba pwede mag-text? Sa 2366 pa ba? Okay pa ba yun? Sa 2366, sa Facebook, sa YouTube, itatanong po natin yung inyong mga katanungan kay Secretary Rizalino Acusar. Okay, Secretary, muli po, good morning. Opo. Okay, alam niyo, Secretary,
alam po namin na medyo matindi yung inyong mga karanasan din. Ha? Yung inyong mga nadaanan para matupad yung inyong pangarap. Ha? Unang-una, Secretary, pwede po bang pakikwento yung paano kayo nagmula sa larangan ng pagpapatayo ng mga, alam niyo po, napakaraming mga gusali ng tinayo nito ni ano ni Secretary Acuzar. Paano kayo nag-umpisa sa industriyang ito? Sipag lang po. Siyempre, pagka mayroong opportunity at siyempre, inaaral po natin lahat. 40 years na po ako sa housing at development po. Bata pa ako, nandiyan na kami. Kaya po nang panahon pa ni Presidente Marcos sa araw, nasa housing na kami. Ganun talaga. Tapos nag-ating empleyado sa pabahay. Pagkatapos po, nag-resign at nagtayo ng maliit na negosyo. At yun, sinisulat naman po. Tuloy-tuloy na po. Hanggang sa naging po namin yung development po, yung real estate development. Doon okay, po kami pero nag-umpisa po kayo, ang tawag noon, yung nagda-draft ng mga draftsman po. Nag-umpisa po ako sa draftman sa Tondo Portion Development Authority. Panahon po ni Presidente Marcos si Ferdinand Edralin Marcos po yung ama po ng ating pangulo ngayon sa Tondo Portion Development Authority. Kasama po namin si Gerald Diaz. Ayun po, kami po yung draftsman na po ako at that time. Pero kami po nag-drawing ng mga bahay po doon kung saan dadaan yung kalsada at mga drainage para mag-reblocking. At pag na-reblock naman po, lilipat namin sa Dagat Tawata. Doon po, yung working student po ako noon at that time, nagkatrabaho at mag-aaral. Yun, tuloy-tuloy po kami hanggang sa matapos pa namin yung tondo, naligay po ako sa National at nagkaroon po ng National Housing Authority. Kami naman po, inalipat po doon. Naging inspector kami ng mga pabahay. Napunta po kami ng probinsya, napunta po ako ng Tolosa, Leyte. Napunta rin po ako ng nagtrabaho rin kami at nagagawa rin po kami sa Ilocos, dito sa Patak. Sa iba-ibang lugar po ng buong Pilipinas ng mga pabahay. Oo. At kailan kayo pumunta ng private sector? Kasi okay, nung nag-draftsman kayo, dumating ang punto nagsarili kayo. Ano nakapag-decide na mag-shift sa inyo? Siyempre, alam niyo naman, pag nasa gobyerno ka, maliit lang ang sweldo eh. Siyempre, lumalaki ang pamilya mo. Kailangan mo magkaroon ng extra income. Diba? So, nag-decide ako na mag-gawa ng maliit na negosyo lang ako. Ironworks na. Paggawa-gawa ng bintana. Kasi madaling puhunan lang yun. Bibili ka ng welding machine. Kuha ka ng 2-4 na tao. Magka-cut ng bakal. Gagawa ka ng mga pintuang bakal. Pintuang ng bakal. Simpleng negosyo. Hanggang sa lumaki po, lumaki kasi masipag naman tayo. At sa, yun na, hanggang sa napunta na po sa construction after that. Siya ka lang din po. Pero hindi po biro-biro yun. Biro yun yun. Nag-umpisa kayo sa mga paggawa-gawa ng bintana, siguro ng mga, ng mga pinto, hanggang sa mismong building na. Yung inyong ginagawa. Huwag din po tayo ng ibang developer dyan. Marami din ganyan developer po at maraming ganyan negosyado din yung ginagawa. Talaga ano lang po, sipag lang talaga ang kailangan. Pagka
pag may oportunidad, eh, kailangan i-grab mo yung oportunidad. Pagka, basta you work 8 hours, more than 8 hours a day. Hindi okay, pwedeng sakto-sakto na yung oras mo sa paghahanap buhay. Hindi mo lang pupuntahan. Eh. Dapat talaga, ano eh, katrabaho ka na mas mahaba. So yun ang sikreto. Talagang ibuhos mo yung iyong panahon ha? Sa iyong ginagawa. Apo, ganun po. Basta, di ba ang sabi nga po dyan eh, you work more than 8 hours a day and you know how to save. Ah, yun. You know how to save. Yes. baka naman, trabaho ka ng trabaho. Pagkatapos, pagdating sa gabi, inuman dito, inum. Good time. Wala rin. Wala rin niya. Opo. Kaya alam niyo ba, alam po natin yung buhay ng mahihirap eh. Aha. Kaya natin ang pangangailangan niya. Kaya alam din ko din po yung kakamukha po na ito sa pabahay. Kaya ayusin ko po din yung, not only for the, ano, yung pag-construction, yung pondo. Kaya ayusin ko rin po yung documentation. Alam niyo po yung mahihirap. Mahirap. Ang documentation po rin, mahirap eh. Yung mga proof of, yung mga, kung titignan ko po yung mga dokumento na kailangan ng banko, eh, napakarami. Baka ma-disqualify yung mga Pilipino. Kaya nakikusap po kami si Gobernador Vidalia ng BSP na bawasan yung documentation sa kayong ano po, sa kayong sa kay Secretary Jokno. At ano po sa tumulong. Ang masarap po sa dalawang yun eh, handa po tumulong si Secretary Jokno. Saka po si Gobernador Vidalia. Ang sabi sa basta Secretary Jerry, nandiyan po kami, tutulong kami sa iyo basta sa kabubuti na mahihirap. Ang sarap pong pakinggan. Pagka ganun po nadidinig niyo sa mga kasama sa kabinete. Oh, napaka halaga nun. Yung support, lalong-lalo na sa Department of Finance at sa mismong Bangko Sentral. Siguro, Secretary, gusto ko rin, kasi alam naman, nang marami yung habang umaakyat kayo noon, habang nagiging successful kayo, eh meron isang bahagi sa inyong kasaysayan na medyo matindi. Nakidnap kayo. Paano nangyari? Paano kayo nakarecover? Alam po, meron lang pong isang insidente lang po. Yung kidnap. Hindi naman po kidnap, naimbitahan lang po kami at that time ng araw. Paliwanagan lang po. Tapos, wala na. Pinawalan na hindi po kami. Hindi naman po kidnap. Mm-hmm. Pinatawag lang po kami. Okay. ilang tanong mula kay Precious Wisdom. Sana sir, kung gumawa tayo ng housing, dapat condo style na kasi wala na tayo kalupaan. So actually, sabi nyo nga kanina, condo style to mangyayari. Opo. Yan pong mahigpit na bilin po sa akin ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po. Na, Secretary, itaas mo na ang pabahay. Huwag na tayong gumawa ng horizontal. Sabi ko po sa kanya, hindi na po kami, isasabihan ko na po yung mga pan-developer. Kaya daan-daan na po tayo mag-sweep. Si-sweep na po tayo dito sa vertical housing. Kasi po, pagka imagine po, yung 6 million housing backlog, pag ito po ay niligay ko sa horizontal. Mauubos po yung pag niligay niyo sa horizontal, medyo kulang ang space. Opo. So, kuna at mauubos po yung mga taniman natin. Normal naman po, diba? Taniman. Plot area. Medyo ubos po lahat yun. Kaya po ang Secretary. Okay, Secretary? Opo. Okay. Go ahead. Naputol po tayo dun sa kailangan vertical. Opo, yun po ang pinili ni Presidente. Hindi dapat horizontal kasi walang space eh. Walang space, opo. Kaya po lang yung sinabihan po namin yung mga developer na maghanda na tayo sa vertical housing.
Kasi po, ang bilin po sa amin ng presidente, kung maaari mag-vertical housing, kasi nga po, mauubos na po yung mga lupa natin at baka mawala na po tayo mataniman. Kasi normally, pinupuntahan po ng mga pabahay ay yung mga plot land. Eh, yung plot land po, yun po tama-tama po sa mga rice field po at mga taniman. Saka po yung ang buong programa po ng namin sa housing, kompleto po lagi at pinipilit po namin kompletuhin na kung meron kaming township, kasama na rin po yung school, may commercial palengke, mayroong clinic para sa medical, may garden, mayroong palaruan, at kompleto po para kang tumira sa magandang development sa Makati. Para kang port, yung maliit na port na BGC. Yun po sana, yun po yung binibili sa amin ang presidente. Nabigyan ng magandang pamumuhay yung mga mahihirap. So, basically, mag-create kayo ng isang community sa bawat lugar. Okay, nandun yung high-rise, 25 stories, marami ang population noon na may ma-accommodate opo. Noon. Pagkatapos, nandito yung commercial area, meron din commercial area, palengke, opo. Eskwela. Bilahan. So isang community na to, Secretary. Opo, sa community po. Ginawa na po namin sa Marikina. Ambag ng galing-galing po na mayor ng Marikina. Siya po nag-umpisa na po kagad. Alam po niya yung programa. Ngayon, ginagawa na po yung project sa kanya. Pati po kay Albie Benitez sa Bacolod po. Ganun na po ginagawa niya. Sa ibang lugar po sa Iloilo, meron din po tayo sa Iloilo, sa Rojas, yan po sa Tanawan, yung bago yung mayor po dyan. At dito po sa Quezon City, si Mayor Joy Belmonte po. At mahigpit po yung lakaran po namin dyan sa pabahay sa Quezon City po. Dahil napakarami po kasing IS po yung Quezon City. Kaya po kami ni Mayor Joy Belmonte, araw-araw sa nagpo-coordinate po kami para magkaroon po ng mga pabahay at mga squadron. Ito po sa mga punasa po yung mga ISF. Kung government land po yan, government po, sigurado po matatayo po yung pabahay doon. Kasi po yung isa pong gagawin po ng ating mahal na Pangulo, lahat po ng idle land, saka po na hindi po ginagamit na lupa ng buong gobyerno at bibigay po niya sa pabahay. Yun po ang bili niya po sa akin. Actually, Secretary, ang daming mga idle lands. Dito lamang sa Quezon City, ang daming mga idle lands, government lands. Ang problema, yung iba rito, golf course. Na pwedeng pakinabangan ng mas marami. Ano po? So, yung mga idle lands na yon, actually, hindi mga idle lands kung ginagawang golf course, pero it's still government land yun. Yung mga ganun ba, i-co-convert? Matayuan ng housing? Kakaustan po natin yan. Opo. Okay. Kaya siya yung nakikinabang lang po yung nagmahampas ng golf. Ng bola ng golf. Ilan po nakikinabang na ibigay po natin sa housing yan. Okay. Totoo so kasama yun. Pang mahirap po lahat dapat yan. Pang mahirap po dapat. Yan po bilang ng presidente. Meron pang mula kay Meldy Sayudeb. Sana walang korupsyon ang pagpapatayo ng housing project. Magaling ang data at presentation, pero yung actual, baka raw masira kaagad. Isa rin sa nagtatanong, Secretary, alimbawa, kung mag-a-apply doon sa Office of the Mayor, merong ilang practice daw kasi na yung mga mayors na yung mga political supporters lamang niya ang inuuna. O nga, no? Siguro po, sasamahan po namin ng criteria. Opo. Sasamahan po namin para hindi naman po doon sa kakampilan niya nabibigay. Dapat pangkalahatan. Equal dapat ang tingin sa mga mamamayan. Siguro may mga konting ganung mayor. Baka hindi naman po lahat ng mayor. Baka may mga mayor naman po na
siguro bibigyan niya po na dapat ang tamang pamamaraan sa pagpili po ng babae. Pero siguro din ko naman po, Henry, na malalagyan po lahat ng pabahay, lahat ng kakulangan. Kasi nga po, kung tama po yung dami ng bibigay mo, baka hindi naman kailangan mag-agawan. Kung kulang talaga, magkakaproblema po tayo. Pero ang kaya nga yung bilin po ng presidente, yung 1 million yung backlog, itapusin mo. Kasi pag natapos po yung backlog, ayun, lahat po ng tao ay hindi mahihirapan pumila. Ito po mula kay Dolphy, hindi solusyon ang vertical housing sa problema. Dito ang dapat ay i-decentralize ang Metro Manila bilang business hub ng Pilipinas. Opo, meron ganyan pong programa. Kasi po, pagka yung decentralized, pagka naglagay po tayo, for the meantime, na iniisip po natin decentralization, ay nandito lang po yung problema. Tama po yung sinasabi nyo, kailangan gawin nyo. Pero nandito lang po yung problema, kailangan ayusin na natin yung problema ng pabahay, kasi nandito lang po yun. Habang ginagawa po natin yan, intindihan po natin yan, na masyado pong makoconcentrate ang buong business dito sa city. Kailangan ilabas po yan. Kaya kapakatapos po ng human settlement namin, yung pabahay, ang susunod po namin gagawin at under my department, yung urban development. Kaya po, ang idea po, gagawa tayo ng panibagong city sa north and south at talagyan po tayo ng super highway na magdudugtong-dugtong po papuntang Metro Manila para pagputok po ng population sa city. May lalabas na po papunta sa mga sinasabi niya na may panibagong business area na pupuntahan yung mga tao. Magandang punto ito. So, itong project sa pabahay, isang aspeto lang pala ito ng inyong trabaho. Umpisa pa lamang ito. Opo. Ang isa sa pinaka-important, yun nga, yung urban development. So, yung depopulation ng Metro Manila, parang i-coconnect nyo yung ibang mga cities, ibang mga lugar, o kaya kung kailangan gumawa ng city, para doon na pumunta yung populasyon. Una yung investors, para kasi kung nandun yung kung saan yung kapital, nandun yung trabaho, doon pupunta yung mga tao. Opo. Kaya po ano yun, imagine mo Henry, ha? Pag lahat na gawa yung mga million-million bagay sa city, halo-halo, hindi po kakayanin ang kalsada natin. Mm-hmm. Kakayanin ang drainage, hindi kakayanin ang kalsada, pati yung mga facilities, mga utilities, mahirapan. Kaya kailangan pinaplano rin yung lalabasan ng population. Hindi pa pwedeng nakakonsentrate tayo sa isang area. Dahil lumalaki ang population, dapat nagagawa ng panibagong city talaga. Kamukha ng Quezon City nung araw na ginawa ito ni Manuel Quezon. Ganito po na naisip ni Quezon po na yung Manila, lumalaki ang population. So gumawa siya ng Quezon City. Ganito din po iniisip po ng ating administrasyon na hindi po lahat mapupunta sa Metro Manila. Dapat gumawa na another city labas po ng Metro Manila. Na i-develop ng gusto. Kasi ang pagkakaalam ko nung unang panahon, itong Quezon City, dapat ito ay isang yung makakauna-unahang planned city. Ha? Nandito yung isang area, nandito yung industrial area, nandito yung housing area. Kaya lang, habang umusad ang panahon, hindi na ito natupad at nagkalabo-labo na. Doon sa mga ano to mag-create po ng city actually or i-develop yung connectivity. Sa mga kailangan mo tihiri lupa eh. Kailangan gumawa ng 20,000 hectares. Kasi nung araw, to Quezon City gumawa sila ng 1,500 hectares. At that time, yung 1,500 hectares, napakalaki na eh. 1938, di ba?
Joke. Re-replica mo lang yon. Yung kaunang ginawa ng Quezon City ni Presidente Manuel Quezon. Eh, hindi naman tayo, hindi naman bagong idea to eh. Re-replicahin lang natin yung ginawa nung araw. Kaya meron tayong Project 8, 7, 6, lahat. Saka yung Scout Area, Timog, yung Government Center, batasan natin, at elliptical natin kung saan. Re-replica lang ho natin yan. Pero in a bigger scale. Mm-hmm. Palaki. Eh, hindi nagkamali. Hindi nagkamali po yung... Nagkakasabay-sabay po ito yung pabahay. At saka, actually, napakalaking endeavor nito. Ha? Napakalaking project nitong mga nakalinya sa inyo. Opo. Eh, hindi natin kaya sabay-sabay lang kasi one at a time. Hindi, una na, hindi natin kakayanin ng technical. Hindi natin kakayanin po ng pagpapondo. Kaya ayusin lang muna natin yung mga kasalukuyang problema ng pabahay po. At yan ang pambili ni Presidente Marcos. Ito po, mula kay Kepo Gayan. Good morning ka, Henry and Secretary Acuzar. Hindi po ba masyadong maliit yung 24 square meters up to 27 per unit? Sana po i-consider sa design yung 5 members ng family as maximum occupants. Gustong-gusto ko po yan. Gustong-gusto rin po ni Presidente Marcos. Bili nga po ni Presidente Marcos yung maganda na pabahay. Ayaw rin yung mga dating pabahay. Alam niyo po, sa lahat po ng gobyerno, sabihin natin, lahat ang humawak ng pabahay, gustong-gusto po lang bigyan ng malalaking unit lahat dyan. Sino po ba ayaw magbigay ng malaking unit? Siyempre, nagbigay ka na, hindi pa masaya. Pero mga kasama, Henry, kulang eh. Hindi kakayanin. Kailangan talaga pag nagbigay ng malaking area, malaking kapital ang kailangan ko. Baka hindi kakayanin. Sana kung libre, pwede. Kung babayaran, kada square meter na dinadagdag ko, nadadagdagan yung monthly amortization. Yes. Diba? Bigyan mo lang 30 square meter. Baka hindi kayanin eh. Gustong-gusto nga bigyan ng 40 square meter eh. 3 bedrooms. Wala pang, ang ganda-ganda bedroom. Yung 2 bedrooms, yun, bibigyan namin. Gusto na ni Presidente bigyan ng 3 bedrooms sa mga condominium. Kaya naaral po namin na bibili ng Presidente na bigyan ng malaking pabahay. Pero Henry, kahit ano namin, kahit anong gawin namin kwenta, hindi kakayan. Kasi kada square meter na nililigay namin, nadadagdagan yung gastos at ang monthly amortization, hindi kakayanin. So, kaya ang gumawa kami ng 24, 27, saka 30. Kung medyo kaya, bigyan ng 27. Kung hindi talaga kaya, ay magtatagal sa 24. Ngayon, siguro sa susunod na proyekto, pagka kaya na at may pera ka na, gagawa rin kami ng medyo malalaki. Para kung kapera ka na, lipat ka doon sa maraming mas malaking area para Singapore na kaya na ng sweldo mo, pwede may mabibili ka rin. At yun, siguro, pupuntahan mo na yung private sector. Kasi sa private sector, para ka mabibili malalaki. Pero mahal nga lang. Ika nga, merong housing para sa low income at meron din sa middle income. Middle income, oo. Kailang lahat meron kasi eh. Marami pa rin sa middle income group na medyo nangangarap pa rin ng bahay hanggang sa ngayon. No? So, isa rin po ito. Hindi pa rin ito nakakalimutan. Hindi ba nakakalimutan ito, Henry? Basta ang idea, basta may trabaho ka, may mabibili kang bahay. Dapat ganun eh. Hindi, parang Amerika, pag nagkatrabaho ka, pag naghanap ka ng mabibili ng bahay, may mabibili ka. Hindi ka mukha din sa Pilipinas, may pera ka, manggagawa ka, gusto bumili ng bahay, wala kang mabibili kasi kulang yung pera mo eh. Yes. At saka, kaya to, yun, $3,000 basically, $3,000 a month. Hindi na masama yun para magkaroon ka na sa iyong sariling tirahan. Yung upa nga nila sa squatter.
yung upangan na dyan, 5,000, 6,000, dyan sa mga ISF. 5,000, kwarto lang yun, Secretary. Ito, ano ah, para kang nakatira sa condominium sa Makati. Oo. Pero tsura ito, may maintenance, lahat, may maintenance ng local government. Ang kailangan lang po dito, Henry, kailangan po ito, ay disiplina. Siyempre, tuturuan natin pibira sa maayos na pang-condominium na po ito eh. Yung ating mga kababayan na mahirap. At may aral po para kung paano i-maintain yung building. Kasi may disiplina ito. Iba lang usapan dito eh. Okay. Karagdagang tanong po. Hindi lang binigay yung pangalan. Pero sabi niya, ano raw ang kaibahan nito sa Bliss Project noong panahon ni Marcos Sr.? Ipak, halos pareho. Yung po pinanggalingan po ng usapan namin ni Presidente. Yung Bliss ni Pangulong Marcos sa kanyang ama. Doon po nag-umpisa aming usapan sa vertical. Halos pareho lang to. Hindi nga lang po to rental. Ito po for sale. Kasi yata yung... saka ito po, pang maramihan na. Okay. Siguro, huling tanong, Secretary, ano ang gaano kalaki ngayon yung pag-asa ng mga manggagawa na magkaroon ng bahay at mga gaano katagal silang maghihintay? Ika nga, yun ang tanong ng marami. Okay, nandito na yung plano. So kailan kaya ito? Gaano katagal kaming maghihintay? Basta after 1 year and a half, may makikita na kayo mga nakatayong bahay. Mga vertical buildings, mga vertical housing. Kasi po, matagal din po paggawa niya. Isang taon din po ginagawa isang medium rise. Kaya po magtatayo ang po yan after a year. Makakakita na po kayo ng mga nakatayong building. At sunod-sunod na po yan. Kasi po yung may momentum po kami niyan. Una, land acquisition, bidding, at yung mga requirements sa kamplano, sabay-sabay na yun, parallel program po yan. Habang ginagawa naman yung 1 million, pinaplano yung another 1 million. Habang ginagawa naman another 1 million, ginagawa naman yung another 1 million. Nakasynchronize to para dire-diretso po yung gawa hanggang matapos po yung ayon na taon ng ating mahal na Pangulo. Pwede na raw mag-apply? Oh, punta na ko sa local government. Pwede kayo mag-apply. Oh, mauna na at least nakapila na no. Naku, Secretary, salamat po. Maraming salamat sa panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga Diaz Report at muli po, congratulations po. Salamat po. Diaz Secretary Jose Rizalino, Jerry Acusar, Department of Human Settlements and Urban Development. Umaga Diaz Report. Umaga Diaz Reports. Update po sa paghahanda sa isasagawang plebisito para gawing lungsod ang bayan ng Baliwag sa Bulacan mula kay Champ De Lunas. Champ? Henry, maayos, payapa at wala pang pila dito sa Mariano Ponce National High School para sa plebisito dito sa Baliwag, Bulacan. Layan ng plebisito na gawing syudad ang ngayon munisipalidad ng Baliwag, Bulacan. Mahigit 108,000 ang rehistrado botante na magpapasya kung magiging syudad nga ba ang Baliwag sa pagsagot sa balota sa derechuhang tanong na pumapayag ba ang botante na maging syudad na ang Baliwag na maari lang sagutan ng oo o hindi or yes or no. Sulat kamay ito at hindi sinishade.
Naghanda ng ilang araw bago ang plebisito, ang punong guro at ang bumubuo sa mataas na paaralang Mariano Ponce para matiyak na ligtas at mapayapa ang makasaysayang kaganapan sa ngayon munisipalidad ng Baliwag. Handa si Principal Erwin John Santos at ang Mariano Ponce National High School sa ginagawa plebisito ngayon at ito ang saloobin ng dalawang magkasulungat na youth voters sa plebisito. So, champ, ano yung basically, ano yung sinasabi ng dalawang magkasalungat na opinion tungkol dito sa plebisito? Yung sinabi ng dalawang magkasalungat, yung isang pumapayag, sinasabi niya na magkakaroon ng advances para sa mga kabataan dahil madadagdagan daw ng trabaho. Ngunit ang isa naman ay sumasalungat dahil daw tataas ang presyo ng bilihin dahil tataas ang buwis dito sa Baliwag. Henry. So basically ganun lang, no? Yung takot na kung maging syudad ay tataas yung buwis, babayaran sa mga properties at sa iba pa, no? Pero yung gusto naman naniniwala sila na malaki ang tsansa na mas uunlad pa ang Baliwag kung magiging syudad. Kasi mas malaki yata ang allocation, no? sa IRA pag syudad ka. Yung percentage mo na ma-retain yung buwis para sa pagpapaunlad. Yun ang idea ng city, no, champ? Tama, Henry, dahil pag naging syudad din ng Baliwag, mas darami rin ang mga establishmentong mabubuo dito gaya ng mas maraming business centers, restaurant at iba pa. Okay, maraming salamat, Champ De Lunas, live po mula sa Bulacan. At dahil halos isang linggo na lamang, Pasko na. Kamustahin po naman natin yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang ating kasamang si Karen De Guzman ay nasa Trabaho Market dyan po sa Maynila para i-monitor yung sipa ng presyo ng mga bilihin. Good morning ulit, Karen. Karen De Guzman. Good morning, Henry. Andito ko ngayon sa Trabaho Market sa Maynila. At tama ka, no? Ilang araw na lang, 8 araw na lang bago magpasko, ay patuloy na tumataas ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin dito. Tinataya na nasa 15-20% ang itinaas ng mga presyo ng mga paninda dito, kagaya na lamang nitong mga hipon. Ayon sa mga tindera, kapag ganitong season, ang hipon ay kumapalo sa 480 pesos. Posible pa itong tumaas ng 600 to 700 pesos sa susunod na linggo. Ang tilapia na naman na nasa 120 pesos, magiging 140 pesos na next week. Ganito rin, Henry, ang bangus na 20 pesos din ay tataas pagsapit naman ng December 23. Ayon sa tindera na si Ate Tess, hindi kalakihan ang kanilang pagtaas dahil kapag sumobra raw, wala nang bibili sa kanila. Dagdag naman na isa pang tindero na si Kuya Roderick, ang supply daw kasi meron silang problema kung dati daw dito sa hipon, maraming klase ng hipon yung ibinabagsak dito pero dahil nagkaroon ng bagyo, sinalanta yung ating mga palaisdaan. Eh ngayon, isang klase ng hipon ang kanilang binabagsak. Kaya naman, nagkakaroon ng problema sa supply at hindi nila maibaba yung peso nito. Dumako naman din tayo dito, Henry, sa mga manok. Sa manok naman, nasa 210 pesos ito ngayon, 5 piso ang kanilang ibinagdag at by next week, tataas pa ito. Ganito rin ang presyo ng baboy, 290 pesos siya ngayon at tataas pa na 5 piso sa susunod na linggo. Ayon sa tindero na kausap ko, kagaya ng mga isda, kakaunti lang rin daw kasi yung mga supply nila dito at hindi nila alam kung kailan pa yung biyahe ng mga farm dahil nakadepende nga sila doon sa mga babiyahe sa galing sa mga probinsya. Dito naman tayo sa gulay, Henry. Ang presyo ng sibuyas ay nakakaiyak pa rin. Ngayon ay ang sibuyas ay pumapalo sa 350 pesos at maaari pa itong pumalo sa 400 pesos sa susunod na linggo. Maging ang mga patatas, carrots, repolyo, 40 pesos din ang itinaas sa susunod na linggo.
ayon sa mga tindero dito, matumay yung bilihin. Kaya naman yung kanilang diskarte, kung dati ay bundle ang binibili nila, ngayon kalahati na lamang. Hindi naman nila maibabahin din yung presyo ng mga ito dahil syempre meron din silang binabayaran na kupa, meron din silang kuryente. Kaya naman nananawagan sila sa gobyerno, sa ating kagawaran ng agrikultura, na sana ibaba rin yung presyo dahil sila rin yung problema dahil ay sumusunod lamang sila doon sa panuntunan ng DA. At syempre may nakausap din tayo mga mamimili kanina, umaaray din sila sa presyo pero wala naman silang magawa kundi magtitipid. Lalo na ngayon sa paparating na Pasko. Kaya naman inaabisuhan ng lahat na bumili na tayo ng maaga, iwasan natin ang panic buying para naman nakuha natin yung tamang presyo, lalo na sa darating na Kapaskuhan. Andy? Oo nga, Karen, ano? Yung sa panic naman ng mga maninda, eh, may binabayaran sila, wala silang magawa eh. Kasi tama ka, kung tataasan nila yung presyo ng gulay, hahanap ng mas mababang presyo yung mga mamimili. Hahanap ng ibang lugar, baka mas mura. Halimbawa, yun doon sa likod mo yung, anong gulay ba yan? Yung okra, ano ba yan? Tsaka yung... Okra, ito pong okra. Oo, yan, mga talo. Magkano ba yung okra ngayon? Magkano daw yung okra ngayon natin? 10 daw po ang isang tali ngayon. Mm-hmm. Dati, magkano yan? Dati daw po magkano ito? 5 piso lang. So, doble yung presyo itinaas. Oo. Sitaw? So, sitaw daw po magkano? 25 pesos daw ang tali ng sitaw. Dati 15 lang. So, laki talaga yung presyo na itinaas. Yun, talagang sipa ang presyo ng kahit anong produkto, no? Pero sabi mo nga kanina medyo matumal, at least ngayong umaga medyo matumal pa yung mga mamimili. Tama, Henry, matumal daw yung mga mamimili dito. Hindi daw gaya ng mga nakaraang taon, yung wala pang pandemya. Talaga naman dagsa yung mga tao ngayon, umaga na. Pero napansin din natin talagang kakaunti lang yung mga dumadaan dito. Siguro, hinihintay pa raw yung mga bonus, lalo na dun sa mga hindi pa sumasahod. Kaya inaasahan nila by next week, marami na yung mga tao dito. Okay. Maraming salamat, Karen De Guzman. Live po mula dyan sa Trabaho Market sa Maynila. Sabi nyo, pag ganitong talagang papalapit na yung Pasko, nagtataasan lahat eh. Baboy, manok, baka, ito yung mga gulay, bigyan mo from 5 pesos naging 10 pesos, yung isa 15 pesos halos doble yung taas compared to last week lamang ang taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang problema hindi lamang mga pangunahing bilihin, kundi pati mga serbisyo tumataas. Pati yung rate ng traffic tumataas. Maraming mga taxi ngayon ayaw magsakay o namimili. Ay, kala ko ba wala na yung mga ganitong mga problema? Pero siguro sa dami ng pasahero ngayon, nakaka-afford na mamili yung mga taxi, yung mga taxi driver. Nung pati Grab, ang hirap ngayon ang hirap mag-book Halos lahat na lang Lalong-lalo na, dami mga Christmas party ngayon. Napaka-hirap. Pati yung mga ano pa tawag yung TNVs? Yung mga public utility vehicles, siguro dumami, no? Pero hindi pa rin kasya. Yung Grab, Joyride, actually marami na pero talagang ang cash, ayan. Kaya pero talagang marami talaga ang
maantaas ng demand ngayon eh. Mukhang kulang pa eh. Kulang pa. At least nitong Kapaskuhan. Magkakausap po natin walang iba kundi si Attorney Jocelyn Tataro, OIC po, Franchise and Planning and Monitoring Division ng LTFRB. Magandang umaga po, Attorney Jocelyn Tataro, at maraming salamat po sa pagbigay ng panahon dito sa Umaga Diaz Report. Yes, Sir Henry, magandang umaga po at magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Okay, ito na naman yung problema natin. Lalong-lalo na yung mga taxi, namimili na naman ng pasahero. Mariin pong kinukundina ng LTFRB ang mga ganyang uri po ng paglabag ng ating mga drivers po ng mga taxi na namimili at tumatanggi po at nangungontrata pa po sa ating mga pasahero ngayong kapas. Pero anong pwedeng gawin natin dito? Saan pwedeng mag-report yung mga natatanggihan mga pasahero at gaano kadali yung aksyon na may sasagawa ng LTFRB? 24 hours pong bukas ang aming linya, yung ito po para po idulog ng ating mga pasahero ang kanilang mga reklamo po patungkol po sa mga paglabag ng ating mga taxi drivers. Mabilis po itong na-actionan dahil meron po tayong nakatalagang personnel 24/7 po para po tumanggap ng mga tawag at reklamo po ng ating mga pasahero. Ano number? Sorry. Ano po ang number para ma-flash po natin? 1342 po yung aming hotline. 1342. Yes po. Paano kung gamit mo yung cellphone? Pwede niyo pong i-scan yung aming pong QR code. Gamit po yung inyong smartphone. Meron lamang po kayong sasagutan doon ng mga kaunting katanungan. At ito po ay nakalink sa aming public assistance desk po ng aming opisina. 24/7 okay. Din po yun. Mag-online lamang ngayon pa lang. Mag-online para ano, para kailangan i-download dito itong... Hindi sir, meron po kaming mga nakapaskil po na QR code. Meron po ito sa aming Facebook page at dito po sa may taxi base po. Meron po kami dyan sa mga yun. Kasi at least halimbawa yung Grab, Joyride, tsaka Angkas, binubook yan eh, no? Kung wala kang kung di mo mabook, eh talagang ibig sabihin busy talaga yung mga sasakyan. Wala talagang makuha dahil sa dami ng pasahero. Pero kasi yung mga taxi, talagang harap-harapan. Pagpaparahin mo, kahit na nakahinto na siya, may bumaba, eh talagang tatanungin, saan ho kayo pupunta? Pag malapit lang, naku, ang daming dahilan. Hindi pwede. O sige, at least 300. Kahit ano, kung hanggang halimbawa, ilang kilometro lamang. Sige po, 300, sasakay ko kayo. Marami mga ganyan eh. So, ito, 1-3-4-2. Meron na po ba kayong na bibigyang aksyon sa mga oras na ito dahil sa ganitong mga reklamo? Simula po nitong December 1 na pinaigting po natin ang Auckland Isnabero, meron na po tayong December 1 up to December 14, meron na po tayong naitalang more than 150 na reklamo po ng mga ganitong paglabag po ng ating mga taxi. At so, ito po ay gaagaran po namin bine-verify at ini-endorse po namin sa legal division para po ma-issuehan po ng show cause order or summons po yung operator at driver po ng unit na nakapag-violate po ng contracting or refusal to convey or arrogant drivers po. Okay. So kailangan, importante, kunin yung plate number. At saka may number yung taxi, di ba? Kunin po yung plate number po ng taxi o kaya po yung trade name po na na-verify po namin yung mga ganung data po na binibigay sa amin ng mga pasahero.
doon lamang po ay nakikita na po namin kung kanino po nakarehistro o sino po nagmamay-ari ng taxi na yon. Ayun. Bukod sa mga taxi, may reklamo ho ba kayo nakukuha doon sa, alimbawa, from TNVs? Yung TNVs po, ganun din po. Kapag ka po kayo ay nag-book at saka nirefuse po yung inyong, nakita niyo po doon yung plate number at hindi po kayo bigla po nag-refuse yung driver kasi po nasa driver po kung tatanggapin po niya yung booking o hindi. Maaari niyo pong idulog din po sa amin yung mga ganong klase pong paglabag through our Facebook page at aming hotline po 1342. Ewan ko kung talagang sadyang napakataas lang ng demand, napakaraming gustong mag-book. Ano? Pero yung ating kasamang si Charlie Navarte kahapon, birihin nyo, 3.5 hours bago nakakuha ng booking. Mula lang ito sa St. Luke's BGC hanggang Mandaluyong. Hindi lamang po, ang dami kong kakilala na talagang hirap na hirap makapag-book ngayon. Hindi ko lang alam kung alam ba sa booking usually naman ang dali sa Grab eh, o sa Joyride eh. Pero ngayon talagang napakahirap. Ganun din po ba 'yung natatanggap niyo mga report, attorney? Yes po sir, base po kasi sa aming monitoring talagang biglang taas po 'yung demand po ng mga public utility vehicles po ngayong holiday season. Kaya po ang LTFRB po ay patuloy po ang pag-aaral sa mga ruta po na maaari pa pong buksan at saka yung TNVS din po sa mga susunod na araw ay may mga karagdagang applications po kaming tatanggapin para po sa application ng Transport Network Service. Ah, okay. So, dadagdagan yung mga TNVS sa kalsada? Yes po, sir. Sana nung ano pa, nung ilang linggo pa ang nakakaraan, dinagdagan na para hindi lagi. Hindi, isa rin siguro yung traffic. Ano po, ang hirap rin kasi magpabalik-balik yung mga TNVS kung ganito klaseng katindi yung traffic. Masusi po kasing pinag-aaralan yung tinatawag po nating supply and demand. At saka talagang ngayong kapaskuhan po talaga talagang tumaas dahil po siguro matagal na hindi nakapag-shopping yung ating dahil sa nakaraang pandemya. Medyo na-excite po yung ating mga shoppers ngayon kaya dumagsa po talaga yung ating mga mananakay. Oo nga, yung tinatawag na revenge Christmas shopping sa napakahabang panahon na nakulong tuwing Christmas. Hindi naka-shopping kahit papano. Ngayon talaga naglalabasan para mag-shopping. Ito yung tawag nila, revenge Christmas shopping. Ngayon, yun doon naman po sa mga rate attorney, meron po kayong natatanggap na mga complaint tungkol sa parang mataas ngayon ang sinisingil ng mga TNVS sa kanilang rate. Ang ganitong paglabag po ay kasama po yan doon sa pinapatupad ng aming Oplanis Nabero campaign. At ito po ay mariin din pong kinukundina yung contracting passenger o kaya po overcharging of fare. Kaya po in-encourage po namin ang ating mga pasahero na itawag nga lang po sa aming hotline o Facebook page ang mga naturang paglabag. 1342 pa rin po. Yes po sir. Doon po naman sa mga TNVS, ano ang kailangan na impormasyon ng isang nagrereklamong pasahero? Yung plate number lamang po, maaari na po naming ma-determine kung sino po yung nagmamay-ari ng TNVS unit na nag-refuse po sa kanila o kaya po nangontrata o kaya po nagtaas ng pamasahe na hindi po itinakban ng LTFRB. Mm-hmm. Okay. Attorney, pwede pong sandali lamang po, no? Ipapasok ko lamang ang si Mr. Inchon.
Pakibaba. Hindi. Taas. Yan. Si Attorney Ariel Inton, sorry po. Ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Para siguro masagot ni Attorney Tataro yung mga ibang punto, halimbawa ni Attorney Inton. Maganda umaga po, Attorney Inton. Umaga po, Sir Henry. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagtugon niyo po sa amin dito sa Umaga Diaz Report. Ngayon bilang yung grupo Lawyers for Commuter Safety and Protection, I'm sure na mo-monitor niyo rin yung mga ganitong klaseng mga reklamo. Ano po? Yes po. Mismo po sa amin sa Lawyers for Commuter Safety and Protection ay marami po nakakadating na reklamo. Ano po ang pinakamarami na kaso? Sa TNVS po muna, no? Sa TNVS, aside from yung mahirap mag-book ngayon, ang isa pong reklamo na tinututukan po namin, even before na ano yung pagpasok po ng December, ay yung pong alleged na overcharging ng mga transport network company. And ngayon nga, since ang dominant or virtually monopolized ng Grab, itong TNVS industry. Ngayon, sinuri natin, Sir Henry, yung fair matrix ng LTFRB kung bakit ba meron allegation ng overcharging. And mind you, sir, even noong 2019 pa, matagal na po, no? Matagal na lagi pong may ganitong issue about alleged na singil, mataas na singil ng Grab. So tingnan po natin, sa may fair matrix ng LTFRB, no, example na lang muna, isang klaseng ano, sasakyan yung sedan, ang flag down dyan ay 40, ang per kilometer ay 15 pesos, ang per minute of travel ay 2 pesos. Kung yun lang po pagbabasya, madaling kumpitin. But the controversial ingredient there is yung tinatawag na fare surge. Sa fare matrix po ng LTFRB, wala pong parameters kung kailan magsa-surge. Although, when I was an LTFRB board member, ang isa po sa sinasabi ng mga TNC, na kapag ka ang supply ay mas konti sa demand, ganyan daw ang fare magkakaroon ng surge. But, so, yun po ang aming pong petition sa LTFRB na nagkaroon po ng pandinig na kailan ba dapat magkaroon ng surge. No? Kasi ang nangyayari ngayon, kahit na kailan ka mag-book, no? any time of the day, it seems na lagi may surge. No? So, ang surge po is you multiply by 2 yung fare per kilometer plus fare per minute. No? Tapos multiplied by 2. Ganun po kataas ang fare surge. So, doon po, nagkakaroon po ng ano, and doon sa mga nag-TNVS, makikita nyo na talagang tumaas po ang ating binabayarang pasahe. And then, meron pong isang issue. Itong issue nito, sinokos order ng LTFRB ang Grab. Doon sa tinatawag nilang 85 pesos fare sa mga short trip. When nagkaroon po kami ng hearing, yung mga abogado ng Grab at yung mga representative nila, defined short trip dun sa mga 4 kilometers or less. Ngayon, bakit 85 pesos? Wala naman ganun sa fare matrix ng LTFRB. Ang justification ng Grab, at ito yung sinabi na nila, no, the transcript can bear me out to discourage passengers to take short trip. Hmm? Bakit? Bakit nyo i-discourage, no? Mm-hmm. Sa Metro Manila, yung short trip, pwedeng short nga yan, pero ma-traffic. What kung emergency, etc. So why do you have to impose higher fare para sa mga nagsha-short trip? Ngayon, tinanong po namin, ilan ba yan? Ang sabi ng mga taga-Grab, 0.01%. Ibig sabihin, sa kanilang computation, one ride for every 10,000 rides a day. Abay, kung yun lang pala, bakit mo i-discourage? Why do you have to discourage one
passenger every 10,000 para na taasan mo ng 85 pesos yung fare. Mukha yatang inconsistent yun. At siguro, no, attorney, bakit gagawing basihan yun? Napakaliit na porsyento. Justification para itaas yung singil. Yun nga po eh. So, another ano basis ng show cause order ng LTFRB, eh yun tinatawag nila dun sa base. Eto, mas madaling paliwanag. Kunyari, dalawa kayong magkasabay sa sasakyan. Ang from, let's say, from your studio, pupunta ng Cubao, yung isa bababa ng Kamyas. So, ang ginagawa doon, eto, sa computation nila, sisingilin mo ng 40 pesos pareho. Eh, ang aming sinasabi, bakit? Eh, on the way naman yan. Mm-hmm, diba? Mm-hmm. So, bababa ng Kamyas, tapos papuntang Cubao. Why do you have to charge that both passengers a flag down of 40? So, yan yung mga wala sa fare matrix na ang LTFRB ay nagsabing, paliwanag nga nito. Noong December 13, dapat may second hearing kasi hiningi ng Grab yung araw na yon para mag-present sila ng kanilang demonstration. Unfortunately, nag-file po sa yung mga abogado nila ng motion to reset. Pinakancel yung hearing dahil di umano ang buong team ng Grab, not only one or two of them, but all, no, sabi sa motion, ay na-expose sa isang person with COVID-19. At lahat sila may symptoms, so magkakaroon sila ng quarantine, ng mandatory quarantine. Kaya na-reset tuloy ng January 10. After so, Pasko. Sa amin, sabi nga namin, alam nyo, we sympathize with the whole team kung ganyan talaga na-expose kayo. Pero meron naman tayong pwedeng alternative dyan. If you are really responsible enough, no, as a company, I don't think na wala nang pwede mag-present ng presentation nyo. Kauso naman ngayon Zoom, di ba? I-virtual hearing yan. Di ba? Pwede naman virtual hearing. So, ang nangyari tuloy, walang decision ng LTFRB dun sa show cause order nila at wala rin dun sa ano namin, sulat namin sa January 10 pa. Now, okay, tingnan natin attorney, no? Attorney si attorney Jocelyn Tataro, kung nandiyan pa. Attorney Tataro. Yes po, Sir Henry. Opo, isa rin dito, no, yung decision ng LTFRB sa mga ganitong bagay. Okay, mukhang na-reset na naman yung hearing, ano, pero yung mga ganito kasi na kagaya niyan after ng season ng Kapaskuhan nila na i-reset, ano, hindi na matatalakay yung mga nangyayari ngayong Pasko, hindi na sana kung nakapag-desisyon na at nagkaroon ng ruling na iwasan yung mga ganitong pangyayari, yung mataas na singil. Pero attorney Tataro, sa inyong panig, paano niyo nabibigyan, at least habang hindi pa tapos yung mga hearing, paano bibigyan ng solusyon itong mga ganitong mga reklamo na mataas na singil ng mga TNVS? Yes sir, patuloy nga pong tumatanggap ang aming ahensya. Ang mga paglabag na ito ay kinukundi na po. Hindi po, we do not condone this kind of violation. Patuloy po kaming tumatanggap ng mga reklamo na ganito at patuloy din po namin pinapatawag yung mga operator po na ire-reklamo ng mga ganitong paglabag. Hindi po makakaasa po kayo na magiging unbiased at impartial po yung magiging decision po ng LTFRB patungkol po sa usapin po ng Grab po ngayon. Okay. So, Attorney Ariel? Apo. Okay. Ang sabi ni Attorney Tataro, patuloy po naman yung pagtanggap ng complaint, no, at ina-actionan. Sa mga sandaling ito, kayo po ay dating miyembro ng LTFRB.
Kamusta po sa inyong paningin yung nagiging action ng LTFRB sa inyong mga complaints? Well, una, doon po sa pandinig, sa hearing, wala naman pong fault ang LTFRB doon. Kung hindi naman nila pwedeng pilitin yung ano, na okay, pumunta kayo dito kahit na-expose kayo. However, ang aming pong suggestion is to set it virtual. No? Pwede naman mag-virtual hearing. That's one. Number two, ano pa ang demonstration na gagawin ng Grab dyan? No? Samantalang nag-sumagot na sila sa show cause order, it is only a repetition. No? In other words, LTFRB can decide already dito sa aming pong petition. No? Alam nyo, eto lang, Sir Henry, kung natatandaan nyo po yung mga jeepney operators, drivers, nag-file sila ng petition for fare surge. Buti pa po yung mga jeepney drivers, in-specify nila during rush hour lang. Dito po sa Grab, wala pong ganon. No? Di ba? So, if supposing ang LTFRB will come out with all due respect, no, ng isang decision na, okay, mag-search lang kayo nun times two dun sa per kilometer sa minute, no, only at 6 o'clock to 10 o'clock in the morning. And then sa tanghali, wala. Then balikan nyo yung search sa rush hour sa hapon, sa gabi. Then at least meron po tayong parameters. Provisionally, pwede po yan. Provisionally muna habang pinag-aaralan. Why? Because dahil sa January 10 na po tayo mag-hearing, abay Valentine's Day na lang po ang ating pong titingnan dito kapag January 10 po tayo mag-hearing pa. Yun po ang isa po namin pakiusap. Pangalawa, tama po yung sinabi ng Panyera na I truly believe that LTFRB will be very strict sa mga overcharging, not only sa mga refusal to convey, not only sa TNBS but sa tax at ano pang mga denomination ng transport. However, Sir Henry, yung po natatanggap na sumbong, no, I'm talking as a former board member myself, yan ay katiting lang po sa nangyayari. Bakit? You will not be able to expect every single passenger na natanggihan ng driver. O kaya na overcharge na magsumbong. Why? Abala po yan para sa kanila. Hindi po ganun kadami. Marami na, pero sa totoo lang, mas marami po. It's just a tip of the iceberg. Why? We can't expect the passengers na mag ano yan. Ang gagawin yan, sige, hanap pa tayo ng ibang masasakyan, no? Hanggat makasakay sila. They will not. Kaya nga po, every year ganito problema natin, no? Kaya nga, ang importante talaga, policy, malinaw na policy. Yung pong fare surge, no? Napakalabong, just a fare matrix. Bakit? Walang parameters, no? Kaya tuloy, ang isang kumpanya katulad ng Grab, no? No, allegedly can abuse it. Why? Wala po silang kalaban dito. No, sila walang lang po ang oh. So, yun po ang nangyayari ngayon. We have a new LTFRB chairman, si Attorney Jojo Aguadis. And based sa kanyang performance sa LTO, we could say na marunong na tao po to. If ang sabi sa amin, he will assume the office Monday. No? Meron pa po tayong isang linggo na sana po matingnan po ni Attorney Jojo Aguadis kaagad to. At may pag-asa pa po ang mga commuters kung magkakaroon po tayo ng kahit na provisionally na decision dito. Kasi parang humihingi ka ng fare increase. No? Ang ahensya habang yan dinidinig, naglalabas po sila ng provisional increase or provisional decrease. Siguro pwede pa rin po yan. Para sa ganun, kahit papano, ay malaman ng mga pasahero kung may relief po tayo during the Christmas season. Meaning yung halimbawa, yung fare surge na natawag, na
Okay. During rush hour pala. During rush hour lamang na ma-impose, hindi kagaya ngayon na tuloy-tuloy. Ganun po ba yan? Oh, well, that is one option. No? One option. Alam nyo ito, no? Nakakarating sa amin to, no? Pwedeng magkaroon ng artificial shortage. Patayin mo lang yung mga hindi ka lang mag-connect sa app, artificial shortage na yan. So, ito yung mga sinasabi po namin na na hindi mo makikita dun lang sa fair matrix. Makikita niyo to on the ground na nangyayari. Kaya malaking ano po na sana nga po nung nag-hearing po ng 13 kung na-foresee naman sana ng Grab yun, nagkaroon po sila ng initiative na sige, mag-virtual hearing tayo, no? Para sa ganun ay matapos natin tong issue to, dahil responsable rin naman sila sa kanilang mga pasahero. Dapat yung mga pasahero malaman kung paano kinocompute yung pasahe nila, no? May show cause order sila. Kaya lang, hindi po nagkaganon. If only nagkaroon ng virtual hearing at nagkaroon ng bagong team, no? As I said, no? You ask IT people, no? Ganun ba kahirap na magkaroon tayo ng demonstration ng fair ninyo na wala na pong, kumbaga sa basketball, di na ba tayo pwedeng magkaroon ng 6-man o 7-man na papalit, di ba? Para matuloy lang yung hearing. Kaya yung yung plano ng LTFRB na dagdagan o aprubahan yung pagdagdag ng mga TNVS, makakatulong ba yun para sa inyo? Alam nyo, ito po ang problema dyan. Ha? Una, ito sinabi po namin sa board. Tingnan po natin, ilan po ba talaga ang may provisional authority ng mga sasakyan ngayon na nag-ooperate under the app base of Grab? Ilan ba talaga? No? Kasi kahit na magsabi ka, okay, mag-open tayo 10,000 unit. Sa 10,000 yun, ilan ba talaga ang tumatakbo? Diba? At ilan yun naka-app, may app base? Ngayon, tingnan po natin sa record ng LTFRB, ilan ang totoong may prangkisa? No? Ilan yun na-expire na yung provisional authority? And therefore, dapat wala na dun sa system. Otherwise, magiging kolorum sila. So, before we will open the TNVS for more units, tingnan natin yun. Na, kailangan ba talaga? O baka naman nag-o-open lang tayo na nag-o-open, pero hindi naman tumatakbo. Di ba? Hindi naman sila tumatakbo. So, kahit na 100,000 ang i-open mo dyan for franchise, pero hindi naman tumatakbo, wala rin mangyayari. Okay. Ito yung sa mga TNVS, ano po. Pero isa rin sa problema, yung mga taxi na hanggang ngayon ay patuloy pa rin, pag ganitong panahon, nandun pa rin yung practice. Tinatanggihan yung mga pasahero, lalong-lalo na kung maigse. Parang hindi rin kakaiba sa issue sa mga sa TNVS, pero para naman po sa mga sa sektor ng taxi, ano naman po yung inyong action para sa LTFRB? Well, totoo po yan, no? Hindi lang po sa TNVS, mga taxi rin po malimit nag-overcharge, nagko-contracting, no? So, ang tawag ng contracting, kunyari, boss, huwag tayo gumamit ng metro, 500 na lang po. Ganyan. So, that's contracting, violation yan. O kaya, tatanggihan mo yung pasahero. Kasi, dati, naalala ko po, nung bata pa ako, pag sumakay kaming taxi, yung mami ko, sasabihin sa taxi driver, sa bilo na po, doon pa lang niya sasabihin. Ngayon, hindi. Tatanong ka kagad, nandun ka pa lang sa labas, boss, saan po kayo? Tapos pagka ayaw niya, lalayasan ka na lang. Sana, alam nyo, it's more really dun sa nagiging practice na sa baba. Isa sanang
yung mga operator naman sasabihin, hindi, ano kami, talagang pinapaalala namin sa mga driver yan, no? Inaano namin na wag, no? Alam nyo, if only, no, ito po ang tingin ko po dyan, kung yung TNVS, no, kung natuloy po yung hearing at naibaba po nila yung pasahe po nila, no, therefore, alam nyo, magkakaroon ng ano yung taxi na, oh, baka wala nang sumakay sa atin. Oh, dahil more or less pareho tayo ng ano, ng fare. O bakit sa taxi? Hindi katulad ng TNVS mag may app, di ba? Kaya lang ang problema, hirap na rin ang tao sa TNVS, no? Sa pag-book at yung yung pasahe. Sa taxi po, maging sabi nga ni Panyera, magiging ano sila, talagang firm na ano, na maano po yan, na magkaroon po ng disiplina. Pero ang problema rin po dyan kasi, yung pong mga operator, ang depensa lang nila dyan lagi, eh pinagsabihan naman po namin, eto nga oh, meron kami dito sa garahe namin, don'ts, do and don'ts, no? Yung matigas lang ulo talaga nitong driver na to, ganun sasabihin. Kasi yung pong ini-impose na penalty is being imposed sa operator, no? Yung pong dapat naman sila maging responsable dito. Kasi kaya, gaya nga sinasabi nyo, and daling sabihin na ito kasing driver ko eh. Opo. Kaya dapat maging stricto po tayo doon na you penalize ng ano na yung operator na hindi basta-basta magkakaroon ka ng paskil doon, okay na yon, di ba? So, it's really how to discipline the drivers. Pero, yun nga, yung mga drivers, mas gustong kumita ng mas malaki. Talagang mahirap, no? Siguro we can... Okay naman siguro, attorney, mangarap na kumita ng malaki ang isang driver, grab man yan, TNVS man yan, taxi driver. Pero ang hindi maganda yung naisahan mo yung kapwa mo para kumita ka ng malaki. Opo, totoo po yan. Oo. Kailangan patas, no? Patas po. Yung mga pasahero naman, yan eh, mga reasonable tao yan. Kusang loob, magbibigay po ng tip yan, no? Mm-hmm. Alam nila yung hirap. Kaya isa pong paala ano po na sa mga taxi driver, yung po mga ano may mga taxi bay naman tayo eh, no? Tauhan natin yung mga taxi bay na yan ng mga enforcer para makita ka agad o sakay. Ang maging problema na lang yung mga sumasakay na nagpapara hindi doon sa mga taxi bay yan, yun, maaari sila pero doon sa mga taxi bay, tauhan natin po kagad yan. Yung mga malls, tauhan natin yan. Airport, yung mga talagang nandyan yung karamihan ng taxi. Okay. No? Okay. Attorney Jocelyn Tataro, siguro isang punto na lamang. Maganda yung punto ni Attorney Inton. Doon sa mga mall, sana may tao tayo ng LTFRB para doon marami yung tawaran na ganyan eh. Doon kitang-kita yung mga ganyang mga klaseng practice eh. Posible po ba yun, Attorney? Attorney Jocelyn? Sir Henry, BM, good morning po. Good morning po. Ang ating pong mga enforcers ay meron po tayong mga nakatalaga na nag-roving at saka tumatao po sa mga kalimitang mga malls po na kalimitang dinadagsa ng ating mga mall-goers. Araw-araw po yan, meron pong nakabantay at saka sa airport terminal po na IWA 1, 2, and 3 meron din po kaming tao pero dahil nga po sa alam po ni BM yan na meron po tayong kakulangan sa ating mga personnel kaya po kami ay nakipag-ugnayan at humingi po ng tulong sa ating mga partner agencies kasama po dyan ang MMDA, LTO at IAC at saka PNP din po, tinap din po natin para po tulungan po tayo na magbantay sa mga terminals at saka mall base at sa airport po para po matugunan yung mga reklamo po ng ating mga mananakay lalong-lalo na po ngayong holiday season. Okay. So, nako, maraming salamat po Attorney Jocelyn Tataro.
sa pagbibigay ng panahon dito sa Umaga Diaz Report. Thank you, Attorney Jocelyn, at thank you rin, Attorney Ariel Inton, ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, sa inyong mga punto. Napaka-importante nitong mga bagay na ito, lalong-lalo na ganitong mga panahon, ang daming mga nabibiktima. Talagang ang tawag na rito, nabibiktima ng mga commuters sa ganitong klaseng mga practice. Na dapat talaga matigil na. Thank you po, Attorney Jocelyn Tataro, at thank you, Attorney Ariel Inton. Maraming salamat po. Thank you po. Ang Umaga Diaz Report ay magbabalik ilang sandali lamang po. Umaga Diaz Report. Kung kayo ay nakakaranas ng mga ito, ganitong klase mga issue, gaya po ng inihayag ni Attorney Ariel Inton. Ano po? Ni Attorney Jocelyn Tataro ng LTFRB. Ano po? 1-3-4-2. Itawag nyo. Total, mahilig naman tayo mag-cellphone O kaya sa kanilang website, pwede yata mag-message din. Ano? At ang importante lang, kunin nyo po yung plate number nung sasakyan na binubook nyo. O kaya yung taxi na tinatanggihan kayo dahil malapit o hindi niya gusto yung pupuntahan nyo. O kaya sobrang singil yung mga ganitong bagay. Taon-taon na lamang. Laging ganyan, tuwing Pasko. Ito naman mga taxi na ito. Pag hindi naman Pasko, halos sila magmakaawa doon sa mga pasahero. Ngayon, pag ganitong napakataas ng demand, nagmamalaki naman. Anong gagawin mo sa mga ganitong mga bagay? Gusto mo silang tulungan, gusto natin tulungan yung ating mga taxi drivers, operators, at napaka-importante pong aspeto rin ng mass transportation, yung taxi, o kaya yung TNBS. Ano po? Kaya lang, yung ganitong nananamantala naman, base sa mga complaints, ano po, na natatanggap natin, may mga nananamantala, paano naman ang gagawin natin yan? Dapat patas naman tayo. Hindi dito pinag-uusapan yung LTFRB kasi, yung official kasi ng gobyerno, yung mayor kasi, wala. Ang usapan tayo. Yung mga nag-ooperate ng mga taxi, sa mga TNVS, tayo nag-uusap dito. Kung ganyan kayo, edi okay, sige, takanin natin sa opisyal na sumbungan. Ang sabi nga ni Bernie Lagniton, Henry, ang hirap to get a taxi. It would take 1 hour. Isang oras para makakuha ka ng taxi. Minsan, naghihintay ka na ng isang oras. Pag may nakakausap kang taxi driver, tatanggihan ka pa. May frustration ng isang pasahero. Precious wisdom, kung ayaw nyo traffic, umalis kayo dyan. Kaya di ako nagsettle dyan dahil din sa traffic. Mula kay Kepoge yan, kahit sa jeep, medorobo din. Ano ba yan? Puro na lang sa mga ganito. Pagkakataon na malaki ang demand, puro pananampalataya, hindi nagbibigay ng supli. Ano ba yan? Marion, LTFRB, you are not doing commuters any favor. The transport system in the Philippines is toxic and broken. Stop interfering with TNVS. You should adjust. Naku. Ewan ko kung ano nang gagawin. Pero, napaka-importante ni LTFRB. Kasi kung nakikita ng umaaksyon,
ang LTFRB. So ang ganitong pagkakato. Sabi naman ni Jocelyn, Attorney Jocelyn Tataro, umaaksyon ng LTFRB. Ha? Pero taon-taon kasi nangyayari ito, yung mga ganitong bagay. Ha? Kung makikita sana halimbawa ng mga operators sa taxi ng at drivers ng taxi at ng TNVS na halimbawa itong ganitong panahon talaga umaksyon ang LTFRB. Ha? Sa susunod na pagkakataon, matatakot na yan. Hindi natatakot eh. Ang dami-daming mga nabibiktima. Yun ang problema. Kaya kailangan talaga yung ganap na aksyon. Makikita ng tao, makikita ng lahat. Ha? Na mayroong aksyon sa bawat pagkakamali. Para hindi na maulit. Magandang umaga po, Henry Umaga Diaz, para sa Umaga Diaz Report. Hanggang sa muli. Salamat po. Henry Umaga Diaz, Umaga Diaz Reports. Iginiit ng ilang ekonomista na pagkain, inflation at trabaho.